Hello po sa lahat. Ngayon po ay gagawa po tayo ng, as usual, malaking centerpiece po. Gamit po ang dahon ng palmera. Ayan po. So, at kasama po niyan ay gagamit po tayo ng dahon ng anahaw, dahon ng gizzard fern. At ang flowers po na gagamitin natin ay yung pong radus na kulay white at saka yellow po na stargazer. Ayan po. So, to start po, ganyan po ang magiging design niya na gagawin po natin. And as instructions po na parati kong sinasabi, yung foam po natin, binasa po natin ng water solution na mixture of sugar versus 1 liter of water. Ayan po. So, papaligid lang po natin yan, yung mga dahon ng gizzard fern na ating po nakikita. And then right after po niyan, susunod po natin yung ating pong mga pre-cut na ating pong dahon po ng anahaw. Ayan po yung mga designs. Yung mga designs po ng dahon ng anahaw natin na pagka-cut ay makikita po ninyo sa ibang videos po natin. I-check nyo na lang po dun sa ating pong mga videos kung paano siya ginupit and po yung instructions and kung paano po siya nagkaganyan. Ayan po. Kung paano po gumawa ng stars type na dahon ng anahaw. Ayan po. Nagkabulbulol na po siya. Ayan po. So, ganyan po ang kalalabasan ng ating mga dahon. And then, after po yan, syempre, unahin po nating ilagay ang ating pong mga tawag dito, side na dahon na radus po. Nakalagay po natin sa side. And then, right after yan, unahin po nating ilagay sa middle part po yung ating stargazer. Ayan po. So, ganyan po ang kalalabasan niya. And then, to follow na po kaagad yung ating pong mga radus, ipapalibot po natin sa doon sa left side. Yung pong mga pinagtanggalan po natin, yung mga lower parts naman po ng radus, gagamitin po yan natin doon sa may right side part naman po. Ganyan po ang kalalabasan niya. So, ang mangyayari, half po ng ating pong design ay full bloom po ng flowers po na radus. And then, yung half part naman po sa right side, ayun po namang buds na ginanatira doon po sa ating kinat na radus. Ayan po siya. Kung papansin po ninyo, naka-full po yung mga full bloom na flowers dito po sa right side. Ipupunuin po natin yan hanggang sa maubos na po siya. Ganyan po ang mangyayari sa kanya. Ayan po. So, right after po niyan, ang gagawin po natin yung mga buds naman po dito po sa bandang gilid ng right side po natin ilalagay. Ayan po. Pupunuin po natin yung areas na may mga bakante. At para mapuno po yung mga areas na hindi po nalagyan. Ayan po. So, ubusin po natin yan. Katulad nga ng usual kong sinasabi, dapat po natin gamitin yung i-maximize po yung usage po ng ating mga cut flowers para hindi po siya masayang. Ayan po. And katulad din po ng sinasabi ko parati, mas maganda po na magkaroon po tayo ng sariling design na ating po nga gagawin. Pero, syempre, okay po na i-adapt nyo po yung designs namin. Pero mas maganda po na gumawa po kayo ng sarili para nang sa gayon yung pong talent niyo ay lalo pong ma-enhance at ma-cultivate. Para nang sa gayon, kapag napapractice na po siya, mas madali na po sa inyo gumawa ng kakaibang designs na galing po mismo sa inyo. Ayan po. So, pag napuno na po natin yan, naubos na po natin yung ating pong mga bottom part ng ating pong cut flower, ready na po yung ating pong centerpiece. Ayan po. Ganyan po ang kalalabasan niya. And make sure na magamit po natin lahat para hindi po siya masasayang. Ganyan po ang gagawin natin. So, ayan po yung design natin ginawa. I hope nakatulong po na malaki sa inyo. At tabangan po ninyo yung mga iba pa po naming mga designs na ating gagawin, especially po sa paggamit po ng iba't ibang klase ng dahon na nakikita lang po sa ating pong mga garden para mas maging productive at mas makatipid po tayo sa ating pong mga ginagawang centerpiece or floral designs. Ayan po. So, yan na po yung ating finished product. I hope nakatulong po kami sa inyo ng malaki. Ayan po. Maraming pong salamat. Ayan po yung final design na ating ginawa. God bless you all and God bless you always.